Nag-abuno kami, tapos umulan siya guys ng ano na siguro, 3 nights. Umulan siya, so mas mabuti talaga yung ulan guys kumpara lang sa pagdidilig lang. Kasi, ayan siya guys, medyo, ano na siya, may movement talaga, malaking pagbabago. Compare sa ano lang, mano-mano na pagdidilig. Na. And then yung iba, kasi yun sa likod guys, doon sa likod na huli yun, kaya hindi pa siya masyadong ano, hindi pa siya masyadong malaki compare dito. Yan, kasi yung seedling nagkulang doon sa likod. So, mag-abuno na naman ulit this week guys. And then, ayan. Mas lalo itong ano, tataas. Next abuno. Itong 1, 2, 3, 4, 5 guys, 5 na straight dyan, yun ang unang naitanim first, ano. Siguro nagmatter sila ng 3 days, 3 days ang ano na doy na. So na-late ito siya guys. Nung itinanim to, naabutan siya ng tag-init as in, init, wala ng ulan kaya ganito siya. Maliit siya, pero may movement naman siya after na abunuhan guys. Tapos si Binsyong, nag-ano yan siya, naghilamon. Unsa ganinang naghilamon? Nagbukbuk. Naglinis ba guys? Naglinis, nagbungay. Uy! May wilaro to. Uy, unod? Kasi may malambot na yung lupa guys, so no need na for bulo, so Benchong is just using his bare hands.
pagkain. Yan. Tapos dito sa kabila, guys, may patola, guys, oh. Ganda yung patola niya. Yan. Maraming bunga yung patola niya, guys. Tingnan niyo. Tapos itong okra namin, guys, siguro after 2 weeks mamunga na nadalang gaon. Siguro yung banda doon, guys, yung first 5 plot, guys, ano na yun, mamunga na yun siguro siya, kasi meron na yung iba na flower. Guys, good morning. Today is August 11. And then check natin, guys, kasi kahapon nag-abono naman kami pang ano na, pang third na abono. So from ano siya, guys, from nag-sprout yung okra from seed tapos nag-sprout. It's been ano na 34 days after. So ito na yun, guys, oh. 34 days after siya nag-ano, from seedling to ganito. Yan siya, guys. So, pang third times na kami naglagay ng fertilizer kahapon. So, tumubo siya ng bongga.